kay Gait Official ng Leyva, Biskaya. Shoutout po ha, Gait Official. Kaibigan, so nandito na naman tayo ngayon para kumustahin po si Kuya. No, so isang mapagpalang gabi at mayroon kasing nag-refer mga kaibigan. Ito po yung dalawang nag-refer. So magpakilala ka po, Nanay. Ako si Auring Palaya, sir. At inano ko itong isa namin nga kamag-anak dito na siya ay may anak na may kapansanan. Kaya pinaano ko kay pastor, kaya naawa rin sa amin. Kaya nandito po kami sa bahay nila. Nakikita naman ninyo ang kabuhayan nila, itong bahay nila. Kaya nandito itong kwan ko, pinsan. Sinabi ko sa kanya, gusto rin na pumunta kami dito. Kaya kasama namin si Pastor Sir. Kung nakikita ninyo kami at kami nagmamakaawa, sana po tulungan ninyo itong pinsan po. Kaya kung ano man ang maitutulong nyo sa kanila, maraming maraming salamat at tatanggapin po namin. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Ay pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Sana nawa lagi kayong tumutulong sa mga may kapansanan. Salamat po. So ito din, kasama po ni Nanay Auring. Ano po yung pangalan niyo ulit, Nay? Lina Asyo, sir. Yan, sila po yung nag-refer at maraming maraming salamat mga nanay. Ano po, kasi kayo po ay hulog ng langit at kasama ko kayo na tumutulong po sa ating mga kababayan para makita po natin at matulungan po natin yung ating mga kababayan. Ano po, so yan, maraming maraming salamat. So, dito ka na, Nay. Diyan ka na para mapan. So, anong pangalan nyo, Nay? Ang pangalan ko po, ito sa Kupas ko. Ilang taon na kayo, Nay? Kasi 60 ko lang, Pasto. So, senior na? Senior. Senior na. Okay, so, nandito po kami ngayon sa bahay nyo po para ipakita po natin sa ating mga kababayan, ano po, sa ating mga sponsors, kung ano po yung kalagayan ng inyong anak. So, pwede bang ikwento ninyo, Nay, kung ano po yung kalagayan ng inyong anak, ha? Ito pong anak ko kasi, nung bata pa kasi ito, naoperahan, nasalinan ng dugo, tapos isang buwan sa ospital to. Ano, 50-50 pa ang pan nito doon sa ospital. Sabi ng doktor, kung nabinyagan na, hindi pa naman kasi, kaya nagpa-ano sila ng pare, doon na nabinyagan sa ospital noon. Tapos nung gumaling na anukwan na, nung sabi ng doktor kasi, ang kwan lang nila para mabuhay, operahan. Yun lang ang kwan nila. Nung maoperahan na, at kwan, inuwi na nung gumaling na siya, inuwi namin dito sa bahay. Tapos napansin ko, parang kwan kasi parang tulala noon nung binisita ko sa ospital. Doon sa ICU, tulala, walang naririnig. Pag tinawag ko yung pangalan, parang wala. Hindi pa kumukurap yung mata niya. Tapos nung kwan na, per 1 month, na iuwi na dito, ganyan naman na yung anak ko. Wala nang alam. Kasi one year old and a half noon, nung maoperahan siya. Ngayon, 29 na, itong anak ko ganyan na. Naging ganyan naman na, walang alam. Anong pangalan niya po, Nay? Donald Mark po, Pastor. Kasi hindi ko naman nabantayan ito noon kasi kapapanganak ko yung bunso ko. Yung asawa kong nagbantay sa ospital sa kabyanan ko. Ganyan na ngayon ang sitwasyon niya. So, anong sinabi po ng doktor? Ano po yung ganyang sakit po?
Yung ano ba yun, yung... Yan po yung kalagayan niya po, mga kapatid. Tingnan niyo po. Nakakaawa po yung kanilang anak po. No, at the age of 29 po, ganyan na po yung kanyang kalagayan hanggang ngayon. Kaya, sige po. At nandito na pa yung tatay po ng ating napuntahan. So, anong pangalan niyo, tay? Ilino Upas Junior. So, ilang taon na kayo, tatay? 62. 62. So, ano yung sinabi po ng doktor? Bakit ganyan na po yung kalagayan po ni ni kuya hanggang ngayon na 29 years old na siya? Eh, yung sabi ng doktor noon na hospital, nag-acute yung bronchitis. Tapos, yung hospital namin ng 3 buwan. Mm-hmm. Eh, nung paglabas niya, nag-eclipse na. Simula noon, hindi na makasalita ng na anesthesia. Kaya walang alam. Hindi niya alam ang kumain. Ganon, pinapakain namin. At saka hindi niya alam ang nagdumi. Yan lang dudumi. So, ganon ang nangyari. Di talagang sobra yung sakripisyo niyo tayo na po sa inyong anak. Kasi ganyan nga, sabi niyo nga na talagang hindi niya alam magdumi. Kayo na lang talaga yung nagpapakain sa kanya. So, ano po yung nararamdaman niyo ngayon, tay, sa kapag sa tuwing nakikita niyo po yung anak niyo po na ganyan po yung kanyang kalagayan? Eh, masakit ang loob namin kasi nagkaganyan. Sa halip na mautusan namin, kung normal, naging abnormal na. Wala nang alam. At ang masakit pa, tatay, di ba, hindi naman natin alam. Hindi natin hawak ang ating buhay. Paano kung tayo po ay mauuna? Sino na kaya yung magbabantay po sa kanya? Yung nga ang problema namin. Kung kami ang mauuna, ay makwan, walang mag-aalaga. Yung po, no, nakakaawa talaga si kuya, no, po, sa mga ganyang kalagayan. Kaya grabe, pati ako na nakakita po ay grabe na nakakaawa po yung kanyang kalagayan. Ano po yung mga kinakain niya, tatay? Yung kanin, saka yung magmerinda kami, pamerinda namin, ganun. Ganun saka, na. Ano pa, doktor? Pag kumakain niya, sinusubuan namin kasi hindi niya alam kumain mag-isa. Yun po yung mahirap, ano, kaya kailangan na may magbabantay talaga, ano po, oo, na hindi nyo pwedeng maiwanan o sa ganitong kalagayan po ni kuya, ano, napakahirap, napaka grabe yung puso ko, ano, na makakita po ng ganitong anak po, ano po. So ilan po yung anak nyo na nakatay? Apat po, pastor. Oh, apat. So tatlo na lang po kayo dito. Kayo na lang po yung tatlo. Ano po yung mga anak niyo po? Nag-asawa na yung ibang anak ko, pastor. Tapos yung isa, nag-apply pa lang. So may sarili na silang pamilya. Opo. So kumusta naman po yung kalagayan? Kumusta naman po yung pang-araw-araw na pamumuhay niyo po, yung mga pagkain o tatay? Binibigyan kami ng mga relative namin. Ganon. Kasi siyempre, kayo nga po, hindi na po makapagtrabaho din, ano? Sa, Pinatake ako ng diabetes. Noong nagtatrabaho ako sa construction, nung na-atake ako ng diabetes, hindi ako makatrabaho. Hindi na ako makatrabaho. Mahina na yung katawan ko. Ay, ganun po. So, ganito po, mga gait, mga tindakila, mga viewers po sa mga nanonood po sa ating munting channel. Ito pa pala yung kalagayan din ni tatay, so hindi na rin siya makapagtrabaho. Kaya sila po ay kumakatok po sa lahat po ng may ginintuang puso po na sila po ay
magpatulong po sa atin. Ano po, kung sino po yung may busilak ang puso po, mag-PM lang po kayo sa akin po sa ating Facebook account sa Gait Provinciano po, para maipaabot po natin yung ating tulong po sa mga pamilyang ito. Opo, Pastor, naglalabada. Naglalabada sa mga makapapatid ko o kanino kaming ibang tao, gano'n. Kung may mag-aano ng trabaho, pumunta ako. Yung lakay ko naman, siya ang nagbabantay. Siya ang nagbabantay kasi siyempre mahina na nga si tatay, ano po. Yan, so, sige po. Pastor, yung problema ko kasi dito sa anak ko, pag umuulan, naaungulunan eh, naawa ko sa kanya. Ababas na siya, Pastor. Guys! Sige, ate, i-video natin na ipapakita natin mamaya kung ano yung... So, parang sili mga mangga ay. Oo. So, saglit lang ha. Ipapakita ko lang si kuya. Ano po, ito po yung anak nila, tatay at... Nanay po, ito po yung kanyang kalagayan po, no, na nakakaawa talaga. Ano po, at the age of 29, talagang grabe po yung sakripisyo nila nanay at tatay. So, paano yung kanyang pagtulog po, tatay? Si ganyan na lang? Dito na lang siya na natutulog? Kapag makawalan din niya, alam ang pupuntahan kung saan namin hahanapin. Ay, so ibig niyo sabihin po, itinatali niyo, nakatali po si kuya? Oo, nakatali. Ay, ganyan po ang kalagayan ni kuya, oo. So, yan po yung ginawa nila tatay. Oo, so itinali po, kasi nga po, siyempre daw, minsan, siyempre hindi naman nila nakita, baka mamaya ay lalabas po siya. No, kung saan-saan, kaya po ganito, siyempre sa ganitong kalagayan po ni tatay, mahina na rin. Kaya ganyan po yung ginawa nila, no po, para hindi siya makaalis po. Ayan. Hindi siya makatayo, tatay? Makatayo. Ah. Ay, ganun. Ay, dyan lang. O, at least nakatali na po para hindi siya makaalis talaga. Grabe, nakakaawa itong kababayan po natin, guys. Yan, ipapakita ko lang ang hiling po ng ating mga kababayan po ay ito po. Tignan niyo yung kanyang, yan, o. So, may butas na yung... Meron. Yan. Yung yero. Nadaan dyan yung tubig. Maugalan dito. So, ganyan po yung bahay po nila, guys. So, ipapakita ko lang. Ganito, oh. Kawawa talaga. So, ano po yung pwede naming maitulong sa inyo, tatay, nanay? Ito, yung mabigyan kayo ng mga yero. Hindi na namin tinatali kasi pastor, pag natutugat na to pastor, oh, tapos pag sugat na yan, dyan na lang naman sa kabila, pastor. Sabi ko nga sa kailakay ko sana magpatulong na tayo kay Tulpo, hindi ko naman alam ang gagawin ko, kung anong dapat kong gawin, naunahin, kasi hindi ko naman alam. Pag nasusugatan yung paa niya, pastor, naiiyak na ako kasi nasugat. Ayoko pang tingnan, nasugat na. Sir, so certain po, baka na papanood nyo po yung ating munting channel. Ano po, sila po ay dumudulog po sa inyo. No, sila po ay nagpapatulong sa inyo na mabigyan po ng kahit kunting kwarto po yung kanyang anak. Yung kanilang anak para naman nakakaawa talaga, oh. Yan po, ipapakita lang natin. Napasa na siya. Yan po yung kalagayan po ng anak po nila. Kaya sa maiginito ang puso po, mga kababayan, ano, yun po yung hiniling nila nanay. Mag-aambag-ambag para maabutan po tayo, maabutan po kayo ng tulong. Ano po sa ating mga kababayan. Mga magkano kaya ang pwede nating
maikon dito. So, paano tayo? Yung mga kwan, yung isang kwarto lang? Yung parang, ano-ano pa yung kwan ninyo? Mga may isang kwarto lang. Kahit dito, no? Pwede na, no? Na, tinatali pa niya, na ganyan, para hindi na siya makawala. Yung may isang mga kwarto, na pag yan ang nakaanohan yung maigalo ito, tadi masusugatan. Tapos na makabulos. Ano makabulos eh. Tartaray ka mo rin rabrabi eh. Durukot mo ka rabrabi kita si anak ko. Mga viewers ko, kung sino man ang may gininto ang puso, gusto ko sana itong anak ko eh magkaroon ng parang kwarto ba para pag kwan, hindi na siya makawala at kakaano na siya sa bayan eh nakapunta na sa bayan mag-isa lang siya hinahanap namin hindi namin mahanap eh yung mga tricycle boys sila ang nag-ano dito sa anak ko hanap ako ng hanap kahit hating gabi umaalis di kami makatulog binabantayin po namin kaya kung sino man po ang may magandang kalooban sana naman maano tong kwan namin sa anak ko. Yun lang po. Thank you po. Si tatay po, si tatay. Sige po. Sa lahat ng may gininto ang puso, tulungan niyo po kami. Kasi nakawala itong anak namin, kung saan-saan namin hahanapin, eh, pakitulungan niyo kami. Maraming salamat sa mga viewers na nanonood ngayon. Tulungan niyo po kami kasi wala kaming pagkukunan. Thank you. Kalagayan po ng ating mga kababayan. Pati ako, lagang naiyak, ano, na durog yung puso ko na nakita ng ganitong sitwasyon po ng ating mga kababayan. Kaya ako din ay kumakatok po sa mga viewers po. No, ako na po yung nagmamakaawa po sa inyo na pakitulungan po yung ating mga kababayan para sa ganun po ay magkaroon po ng kahit isang maliit na kwarto lang po yung hiniling po nila. Ano po ni Kuya para hindi na po siya nakatali. Nakita niyo naman na kanina po yung kalagayan po no na nakatali po yung kanyang isang paa para daw hindi makaalis po. Siyempre, grabe, grabe talaga. Kaya sana po pagpalain po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. At maraming maraming salamat kung may tutulong po sa kanila. So, sigad na lang po ang bahala po sa inyo na magbigay po ng sapat na kalakasan, sapat na kalusugan, mga kaibigan, para matulungan po yung kababayan po natin. Yan, si kaya kahit maliit po yung ating munting channel, ay alam ko po na may mga gininto ang puso na nanonood sa ating channel. Kaya, ayun, bago po tayo, bago ko pinaalis, ano po, manalangin muna tayo, ano po, okay lang po sa inyo? Okay, so let us pray. So, pray po tayo, no? Thank you.
Oh, problema, oh, nya yang ngerod. Sabi po ni tatay, guys, ito daw, tingnan nyo na, napansin nyo ba ito? Kinakagat daw ni kuya, oh. Oh, kinakagat niya daw. Oh, yan, yan pala yung ganyan, oh, grabe, oh. Nato, nagkagatan na. Oh, yan, kung nakikita nyo, guys, kinakagat po ni kuya. Ano, kinakagat po pala ni kuya kung bakit ganyan po yung kanilang dingding po. Oo, yan po. Yan po yung ganyang kwan, kinakagat. Oo, grabe oh, grabe pala. Ganong mapirde, ito si pagnanma. Oo, oo. Siyempre hindi naman kayo kwan eh, kasi ganyan naman talaga yung kalagayan, kaya eh, hindi naman kayo makwan ng DSWD dyan, kasi siyempre so kinakagat niya para makalabas dyan, ano, dyan siya lalabas. Grabe, oh. Kuwanin ko, matinag kita. Yung... Kasi ano nga ti pa naturog na, normal mo ti pa naturog na, nay? Ay, hangat ko pa na to, torta mo, dadu mo, matimak maturog. Uy, kakad. Pat na, yun, dadu mo, maturog, maturog. Siyempre puyat siguro na yan, nga. Grabe oh, grabe talaga yung pan pala si kuya oh. Agan ka na ang pastor, ang pastor nagaburudak ide. Kapag diikak, babasik na pa. Nakadanon di ili. Siyempre hindi rin alam ng mga sasakyan eh. Oh. Kaya nga eh. Yun yung mahirap, ano, okay lang sana sa kung ano, kung kaya na niya, kapag bibigyan mo na lang ng pagkain, kaya na niya sanang subuan yung kanyang sarili, yun, ganito kaya pala. Kaya naman niya, pastor, may itubo, kaya lang, eh, tinatapon o sinisira lang niya, kaya dapat sinusubuan namin. Sige. Silwak pa lang dahil sa ilibat si tatang matimak ako at si Tilly malinak kaya. Ibinto pa ko na nga rin medyo balay. Matanagan ako. Pagkukta din na siya. Nakaan na nang medyo rin. Pagkambro-kambro. Ilawak masi. Galalaan na gini plastic. Manya di kaya na masi. Grabe oh. Pala. Saglit lang. Sorry. Papay mo na. Ano yun? Katawaan din lumabas. Ay, kita ah, eh. Amo, na nagre-relatan sa anak ko yung hospitalan. Da, amo naman niya, history na yung mga kasta. Abagi daw, Reuben. Katawan na kita. Nagmadimo niya rin ng at anak ko mo. Namit amo nga. Ang gawin na muna, katawan na pa. Kapag ay dan, damagita di tango, Reuben. Kung Reuben, napat, patulang ko. Is na to kung ano, maanta. Is nga maasi na ngayon. Anesthesia, tatawanan lang.
Yung tatanungan ko, walang alam. Nakikipag-aawi ang tuloy doon sa mga buwan. Pinatawanan nila pag ng mga sabi ng mablamas. Nakatamudan ka anak ko, nag-regret at nag-uulingan nga. Nanganin na tayo. Ito. Hindi na mamatay ito. Pinagtatawanan pa. Hindi naman nila alam ang dahilan kung bakit ganyan yan. Hindi naman yan involved. Ganyan kasi yung mga tao minsan, ano, na imbis na maawa sila, ano, pagtawanan pa. Nagmatitirik na nga ina. Oo. Namamat, no, nagtatawa, ganito, tagpa, pagkatawanan niya, dahil niya, gunada nga, pagkakadamot din, ha. No, kaya, isang pan po, mga kaibigan, so, aral po sa atin na pag may nakita po tayo na ganito, huwag nating pagtawanan, bagkos sa maawa po tayo sa kanila, ano, kasi hindi natin alam, ano, mahal natin kung paano pag ganito rin yung mangyayari sa mga anak ninyo, no? Anong panay, ano yung mga aral na pwede nyong masabi po sa ating mga nanonood po? Ang masasabi ko lang po sa mga viewers, hindi naman natin alam ang sitwasyon ng tao, eh. Huwag naman natin sana ikuha. Kasi hindi nila alam pinagdaanan ng anak ko. Yun lang sana. Yan. So, ipanalangin po natin. No? Ipanalangin po natin yung mga ganitong mga kababayan po natin na mayroon silang inaalagaan na ganitong anak. Kasi nakakaawa talaga. No? Yun yung iniisip ko talaga lagi. Pati yung mga pinupuntahan natin na paano yung mga anak nila na ganitong sitwasyon. Kung sila po yung maunang mawala dito sa mundong ibabaw. No? Patuloy lang tayo, Nay, tayo, no, na patuloy natin. Basta ang Diyos ang pwede po nating makapitan. Siya lamang, ano, siya lamang yung pwede nating makapitan kasi siya lamang yung pwedeng makatulong sa atin. No, gagamitin niya po yung mga tao, no, bilang instrumento para makatulong sa atin. Po. Kapit lang tayo sa Panginoon. Tayo po ay laging manalangin sa kanya. No, huwag tayong mawalan ng pag-asa na darating ang isang araw na may tutulong din sa inyo. No, alam ko po na may mga taong ginento ang puso na tutulong sa inyo po. Po, kaya guys, hanggang dito na lang. Dito lang at maraming salamat talaga. Maraming salamat sa tulong, no, sa mga viewers, sa pag-like sa hindi pa po nag-subscribe sa ating Munting Channel sa Gait Official Vlog. Paki-subscribe po, like and share para mas marami pa po tayong matutulungan na ating mga kababayan. So, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Okay.